Sa pumunta rin sa Talumila. Eh, humunta na po. Bullshit ako eh. Ganyan na daw yan, tabunan na lang. Okay lang sana kung walang problema. Okay lang kung walang problema, di ba? Eh, kung may problema. Okay. Nag-CR nga si Mano kanina, si Clay. Umara. Oo. Ito yung tubo, saka lumabas. Ay, sabi niya, wala daw palabas. Opo. Bakit tinanggap nilang walang palabas sa nagawa nito? Kaya nga. Tapos, pinagawa ko pa ng sampo dahil baliktad eh. Oo. Yung trin nito, yun napunta daw, ang galing kubita. O, di ba? Baliktad ang ano? Sabi niya, ganyan daw yan. Tabunan na lang. Tapos yun doon, pinatingin ko doon, akala ko titingnan, binuksan ko yun doon, sabi ko, tingnan mo ito. Okay. Oo, oh, magkaiba. Ang bubuksan niya yung pinto, hindi naman sinilip yung pinatingin ako. Kaya-ibler ako sa tabunan na lang eh. Okay lang tabunan kung walang problema. Ang problema tapos, dyan. Ano na baka walang abang. Ay, tapos yung pagkakit yung pasang banyo. Sabi sa akin doon sa kusina. Ganito manong yun, sir. Dito si Rio, nanginin niya nung sa kubita, sa banyo. Pagdating dito, ay, wala pangin niya ito. Bahay, hindi kayo ma-i-vlog niya. So, update po tayo dito sa ginagawa naming units. Nalagyan na pala nila dito ng pinaka-pader. So, pag mag-extension kayo, kailangan, kung may pader si kapitbahay, magpapader din kayo. So, ayan po. Dito yung kanilang poste. Ito, nabuhusan na rin, tsaka yun. So, yung kanila, hindi nila pinasagad dito sa may poste ng Meralco. So, ganyan daw yung kanilang pinaka-setup dito. Para hindi rin tamaan yung pinaka-metro. So, depende pa rin yan kung gusto nyong isagad, or gusto nyong ipantay, or gusto nyong umatras. So, depende po. So, ito, sakto lang din na atras lang ng konti. Hindi po kasi pwedeng umabante ka naman. So, ito pa, may isa pa silang pamposte na ginagawa. Saan nilalagay yan? Dito. Ah, dito yung service. So, bali, apat pala yung poste dito. So, service, dito sa may... Dito yan, ilalagay. So, nagsiset-up lang sila. So, dito sa pinaka-pader dito, okay na rin. Picturean lang natin. Ayan. So, itong septic, as long as gumagana siya, walang problema. Di ba? Patungan lang natin ng lupa. Tabunan lang. Kaso kung may problema to, hindi pwede. Talagang sila dapat talagang magano yan. So, ayan. Lagyan na nila ng... CHB, lahat na. So, ilan pa yung ano, ilan na inabot ng CHB dito? Kasi yung una, 350. Magkano, ilan additional nila? Ha? 500 na? Kasama yan. So, ayan, kumain din siya ng mga 500 pieces na CHB. So, ito na yung kanyang pinaka-height. Ayan. So, dito sa may harap natin, meron lang yan required na taas. Ayan. So, ito, hindi ko alam kung ano yung diskarte dito. Kung mauuna muna ba yung pagbububong o mauuna muna yung plastering. Kasi pag umulan, ayun, hindi tayo makakagawa. Pero ayun, tatanungin natin si Ray. So, ayun yung sinasabi ko kagahapon. Pumunta ako dito. Yung mga pangporma namin na kahoy, pag natuyo na yon, lilipat naman dito. So, ganun lang. Para hindi rin siya magasto sa kahoy. Ayan. So, ayan. Ayan yung mga binuhusan na poste. Pag natuyo na yan, lilipat na naman. Lilipat naman yan dito. Lilipat naman sa harap. So, eto, kung may unit kayo sa Lubina, nain nyo na yung inyong extension. Ayan. So, niready lang nila yung pinaka-posting pang poste dito na bakal para bukas ikakasa na lang.
So, ito lang yung problema dito pag may concern ka kay Lumina, kailangan mo talagang kulitin. Kasi, lalo na pag major problem na kung mahirap yan. So, ito na pala yung gagamitin sa ano, no? Dito. Palitan mo? Na? Palitan ko. Manipis, oh. 0.5 bro yung ano. Mali yung dinili. Yung dinili-liver? Mali. Manipis, eh. So, papalitan na lang daw nila. Ayan yung gagamitin pang bobong. So, hindi na sila nag-sipper lens, no? Kasi yung sa kabila, hindi na rin naglista si Ray ng ano eh. So, si Perlin. So, kaya daw yung ganyan. Oo. Pero yun na lang din yung nilagay ni ano dun. So, ayan. Okay na dito. Bubuksan na lang yung ibang poste. Ayan. Apat na poste dito sa may harap. Tapos, bubong na lang, plastering, tapos magigiba, wala pang instruction si sir. Tapos dito, bubong, tsaka gate, yun na lang naman. So, ayan. Ready na lang nila yung gagamitin para bukas. Pero humaba ng kusta. Ano yan? Tabas. Lang naman. Laki. Laki na lang. Konti lang naman. Di ba na yun siya? Mm-hmm. Napasarap yung tabas. Balik na pala. Ayan. Hindi lang tayo makakadaan doon. Ayan. Laki ng aso. Max! Punta Max! So ito, pangatlong update natin sa araw na to. Nung Thursday, hindi sila nakagawa, pero ang ganda ng panahon. Umulan lang nung umaga, 8 to 9 umulan. Pagdating ng bandang hapon, tuloy-tuloy ang araw. Pagdating nung isang araw, hindi sila pinapasok ni Ray nun eh. Kasi nga, nasa labas yung gawa. So, mahirap naman din na maulanan sila dito. Mayan doon na lang yan. Tapos, kagahapon naman na pinapasok na sila ni Ray, umulan naman, tuloy-tuloy. Kaya nga sabi ko, kumusta na yung mga tao doon sa base 5? Sabi ko, paano yun? Wala pang bubong. Eh, sabi naman ni Ray, nagbubong nga daw kayo dyan. So, mahirap pag gantong nasa labas yung aming gawa. Mababasa talaga yung mga workers. Syempre, pagod. Diba? Di ba? Di mga robot. Pero si tatay talaga waterproof. Waterproof? Oo. Oh? Waterproof pala to si tatay. Tumutulas lang sa kanya yung tubig eh. Parang nalagahon. kaya pala nakatuloy-tuloy kayo ng gawa. Sabi ko kay Ray, mga 9, 10, sabi ko, huy, umuulan yung mga ano doon. Eh, sabi niya, hindi, ayun na, babagsak na. Ayan. So, ito, nakagawa pala sila kagahapon kahit umuulan-ulan. Ayan. So, ito, na-plastering na siya. So, ayan. Pati yung likod din. Oh, very good. So, itong part na lang na to. Tapos, hindi nila na ituloy yung pagbubuhos ng mga poste kasi yun nga, paulan-ulan din. So, maglalagay pa sila dito yata ng isang poste kasi apat to eh. So, ayan mga binistayan nila, pwede pa nila yung nagamit ng flooring.
So ito yung update. Buti na lang nabilihan na nila ng pinakabubong kaya kahit paano may nagamit sila. So ito nalagyan na ng plastering. Ayan, na plastering na. So sabi ko sa inyo, matibay yung hollow blocks ni Raybel kasi kahit tapakan mo hindi mababasag. Ayan oh. Ayan oh. Ayan. So, sana magtuloy-tuloy muna yung magandang panahon para kahit paano, hindi naman sila mabasa dito. Ayan. Ayan. So, dahil yung extension nila hanggang dito lang sa kalahati, yung pinaka, ito, dyan lang din. Ito na kasi yung hop na ito, para naman doon sa front extension. So, hanggang dyan lang talaga. Hindi natin pwedeng isagad pataas. So, kung ano yung requirements, terms, and condition ni Lumina, kailangan nating sundin. Whether may gustong ipagawa si client, kailangan nating sumunod. Para yung trabaho natin smooth lang, tuloy-tuloy, hindi magkaroon ng problema. So, after yata atin malagyan ng plastering lahat, pwede na si Ray naman ang nilipat dito para mag-setup ng pinakabubong. Ayan. So, meron pa nga tayong mga posting bubusan pa. Ito, itong isa. Tsaka yung mga nasa harap. So, yung plastering, ilan ang kapal neto? 1.5 ang kapal. Ayan. Tinanong ko sa gumagawa kasi hindi ko alam. So, ang plastering pala, yung kapal neto is 1.5. Ito yung pinakatanse. Ayan. Lola. So, buti na lang na-order na ni SPA yung ibang mga materials. Kahit paano, may ginagamit na pang bubong-bubong. Ayan. So, ito, kasi half lang, hindi natin pwedeng isagad doon. Dapat itong pader na to sa kabilang side, open pa rin yan, ganyan. Ganyan siya. So, kung saan lang yung pinaka-hop natin, yun lang yung itatas natin. Tapos ito, hanggang dyan lang talaga. Ayan. Ayan. So, meron akong update nito nung Wednesday yata. Maganda yung panahon. Hindi ko lang siya na-upload. Bali, idudugtong ko na lang to. Ayan. So, itong part na to, wala pang plastering. So, ayan na lang. Yung likod daw, nalagyan na rin nila ng plastering. Importante rin yan, lagyan natin para... tapos lagyan natin ng waterproofing. Isasuggest natin dito sa may-ari na yung likod nila is lagyan nila ng waterproofing para hindi siya tatagos dito sa harap. Dito, I mean dito sa loob ng kanilang kitchen. Palit ang plastering. Kaso kasi umaga pa lang umuulan na. Tapos pagdating ng hapon, ang ganda ng panahon, wala talagang kaulan-ulan. Oo. Kasi ganito rin. Kaya sabi ko sana talita rin. Ang lakas nga buong gabi. Yung year nga doon na bubong, tinabunan ko dahil lagi ko baka ilipat. Oo, baka lumipat. Malakas nga po. Kakampasin ko na yan sa lumang slab. So ayan na, nilakas na ng ulan. Lakas din ng hangin. So ito, buti break time namin, lunch break. So, ito pa lang siguro yung bagyo. Kasi kagahapon pa ulan-ulan pa lang, pero ito may kasama ng hangin eh. OMG, basada.
namin yung gamit. Ayan. Pasok ang tubig. Kaya kailangan talaga pag nagpagawa kayo ng unit, bubungan nyo talaga.